Okay, so back to the topic, ito yung sasabi natin na philosophy o yung point of view ni René Descartes, no? Thinking thing daw tayo. Ibig sabihin, nag-iisip tayo, iniisip natin na nag-iisip tayo. Yan. So therefore, we are existing. Yan. So meron tayong perspective from the dualism, sila René Descartes, okay, sila St. Augustine, sila Plato, Socrates, yan. Now, let's proceed with other philosophers who explained consciousness. Yung consciousness naman, halimbawa sila John Locke, viewed consciousness as the core of the self. Ano bang ibig sabihin ng consciousness? From the word itself, conscious. Tayo ay naku-conscious. Diba pag may nakikita yung ibang tao sa atin, nakatitig halimbawa sa atin yung isang tao, parang naku-conscious po ako, ganyan. Parang napapaisip tayo, di ba? Parang ganyan. Now, consciousness, again, it is something to do with our cognitive functioning wherein we try to process all of the experiences around us. Now, it is personal identity and psychological continuity that defines who we are according to John Locke. Now, this means that if we have memory versions of ourselves through time, then we can still define ourselves as such. So, ang ibig sabihin nito, kung ano daw tayo ng kabataan natin, naaalala pa natin yung mga nakaraan natin, no? Diba? Yung mga nakaraang experience natin, yung mga nakaraang pag-ibig natin, mga nakaraang tawag dito, mga experience natin ng kabataan natin, yung high school tayo, nung college, nung elementary tayo, o nung kindergarten pa kayo. Yan. Part yan ng consciousness ninyo. Hanggat may memory kayo ng mga version ng sarili nyo na ito, meron ba kayo na experience na nagsuot kayo ng malalaking damit, ganyan, eh, parang siya tawag natin na Jejimon, mga ganyan. O kaya nag-emo type ba kayo, yung emo? Familiar ba kayo dun sa genre na emo? Yung meron silang bangs na mahaba sa harap, tapos ang pinapatugtog nila yung mga secondhand serenade, yung The Black Parade ng My Chemical Romance, The Used, mga ganyan. So this has something to do with our memory, no? Kung ano yung mga nakaraan nating experiences is still part ng sarili natin yun. No? So we are trying to understand ourselves by means of our consciousness or our past memories according to John Locke. So halimbawa, no, si Melissa daw, Melissa's mother passed away when she was 9. 9 years old pa lang siya, namatay na siya ng magulang o ng nanay niya. Her fondest memory is when her mother sings to the plants while gardening. Her mother taught her the importance of caring for the plants. Now today, Melissa carries her mother's teachings with her as she works with an environmental organization to educate children about the importance of plants. Yan, no? Kahit nung kabataan pa ni Melissa, maalala at maalala pa rin niya yung magandang memories niya with her mom. Again, this is part of her consciousness and the memory that she has during her childhood. Kaya nga, nung lumaki si Melissa, yan, tumatak sa kanya yung pagkanta sa kanya ng magulang niya o nung nanay niya nung bata pa siya habang nagpa-plant siya ng nag-trees o kaya nag-aalaga sila ng halaman. No? Kaya nga naging botanist halimbawa siya or naging professional siya in the field of botany. Ayun, alam niyo ba yung botany? Study of plants halimbawa. Again, we have David Hume naman. So David Hume anchored his definition of the self on the empiricist school of thought. Yan. So ibig sabihin ng empiricism, this has something to do with the evidence base. Hanggat hindi natin nakikita, hanggat hindi natin napapatunayan yung existence of the soul na yan, hindi tayo maniniwala dyan. Okay? The self is nothing but a bundle of impression. Impression lang daw pala yung mga na-experience natin nito. And there is no self, only a bundle of constantly changing perceptions passing through the theater of our mind. So, ibig sabihin nito, halimbawa, na-experience mo ng kabataan mo na hindi maganda yung trato sa'yo ng mga kaibigan mo, hindi maganda yung trato sa'yo ng schoolmates or ng teachers mo. Let's say, for example, these are just bundle of impression. No? And we are constantly changing our perception. Nung high school ka, nag-iba na yung perception mo sa teacher mo. Kasi nagkaroon kalimbawa ng impression na ang mga teacher ay terror o yung mga classmate mo ay mga bully. So these are just impressions according to David Hume. Tapos nung nag-college ka naman, hindi naman pala lahat ng teacher bully. Hindi naman pala lahat ng classmates ay bully. Nagbago na naman yung impression mo.
this is according to dated yung that we are trying to change our perception over time. No, parang nakikita natin itong si David yung as someone who can explain na pabago-bago pala yung perception natin depende sa konteksto na kung nasaan tayo, di ba? Di ba, hindi maganda experiences natin ng childhood natin tapos nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. No? Tapos maganda yung trato sa atin ng mga kaibigan natin na ito. Nagbago na naman yung perception natin. And vice versa, o tinatawag natin na kaiba naman na experience. Okay? Now, we have this David Hume again, yung characterized experiences as either impressions or ideas. And impressions are products of our direct experiences while ideas are copies of our impressions. So sabi niya, life is a never-ending production of experiences. Habang tumatanda kayo, habang nagkakaroon kayo ng mga bagong interactions, bagong makakasama sa buhay and all yan, magbabago at magbabago yung experiences ninyo, yung impression ninyo. Halimbawa, nandito kayo sa college. Pagka nakagraduate na kayo at meron na kayong bagong trabaho, kumikita na kayo ng pera and all, yan, magbabago at magbabago yung perception ninyo sa buhay or yung titawag natin impression ninyo sa buhay. And everything is passing and who we are is impossible to define. Nung kabataan tayo, nung kabataan natin, sabi ni David Hume, maaring hindi na tayo yun nung kabataan natin na yun. Tinutukso-tukso tayo na iyakin ng kabataan natin noon. Maaring hindi na tayo iyakin ngayon. Ano pa? Ano pa yung mga na inaasar sa atin ng kabataan natin? Sabi sa akin nung kabataan ko, kulot-salot daw ako nung kabataan. Nung kasi kulot daw ako. Pero hindi ko alam kung bakit salot ang tawag sa akin. Pero ngayon, maaaring nagpa-strike na ako ng buhok ko ngayon. Sino na kayo ngayon? Huyo na kayo sa akin ngayon. Now, let's proceed with Immanuel Kant. Now, Immanuel Kant defined the self as an organizing principle that synthesizes these experiences. And the mind allows us to distinguish not only things that are present in this world, but also those that are not present but are experienced anyway. So he calls these as the apparatuses of the mind. Yung mga experiences daw natin from the past, ito yung tinatawag natin na apparatuses of the mind. Ano yung pagkakaunawa natin sa term na apparatus? Diba? Ang isang doktor halimbawa, meron siyang mga aparato. Ano ba yung aparato niya? Di ba? Meron siyang mga kagamitan na ginagamit para sa pag-opera, halimbawa. O kaya pag-diagnose. Ito yung mga aparatoses niya. Ginagamit ito para makapag-diagnose siya ng sakit. O ano pa? Yung isang karpintero, halimbawa, meron siyang mga aparato. Ano yung ginagamit niya? Gumagamit siya ng martilyo, gumagamit siya ng screwdriver. O kayo naman, ano yung mga aparatos ninyo? Di ba gumagamit kayo ng computer, gumagamit kayo ng laptop, gumagamit kayo ng cellphone bilang isang estudyante. Yung kaisipan daw natin, gumagamit din siya ng mga aparatoses o yung mga aparato na ito. Ano yung mga ginagamit ng mind natin na aparato? Ito yung mga past experiences natin o yung tinatawag natin ng mga naranasan natin ng mga kabataan natin o kaya yung naranasan mo kahapon, hindi mo na uulitin ngayon kasi nasaktan ka na halimbawa. So ito yung sinasabi natin na apparatuses of the mind. And Immanuel Kant suggests that ourselves is an organizing principle. Punta tayo ngayon sa kwento ulit ni Melissa. The self is an organizing consciousness that makes intelligible experience possible. Yan, di ba? Sabi natin kanina, Melissa recognizes that her mother is gone. Alam ni Melissa na wala na yung nanay niya at hindi na niya na may babalik yung nakaraan. But the memory of her mother's physical existence with her when she was a child continue to have great influence on her up until now, when she is all grown up. Yung mga tinuro sa kanya ng nanay niya, naaalala at naaalala pa rin niya yun. Okay? So ito yung mga philosophers natin who would explain our consciousness as part of ourselves. No? We try to explain our mind by means of our consciousness and past experiences. Now let's proceed with these philosophers and psychologists who explain another perspective or philosophical perspective. We have Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. Now, Sigmund Freud elaborated on the concept of multi-layered self, and there are three levels, according to him, of consciousness. These are the conscious, preconscious, and unconscious. So each of these levels corresponds and overlaps these three levels
of awareness. Again, ano yung pagkakaunawa natin sa consciousness? Diba? Ito yung nalalaman natin. Conscious tayo eh. Pre-conscious, medyo-medyo, pero hindi natin siya inilalabas agad. And unconscious, ibig sabihin, tulog. O kaya naman, hindi mo talaga, you are not aware at all of these ideas, these experiences, no? Unconscious ang mga bagay na ito. Ito yung tawag natin na levels of consciousness according to him. Ginagamit itong three levels of consciousness na ito, even with the application of psychotherapy. Okay. So each of these levels corresponds and overlaps with the three levels of awareness. We have id, ego, and superego. Pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Okay, kung mapapansin nyo rito sa picture, di ba? Nakita ba yung picture? We have the id, the superego, and the ego. Okay. We also have the different levels, yung unconscious, the preconscious, and conscious. Okay, bigay tayo ng example. Tinanong ka ng classmate mo, sabi niya, kamusta yung kabataan mo? Kamusta yung experience mo ng kabataan mo? Tinanong ka. Sabi mo, ay, hindi ko na naaalala. Nasaan yun? Nasa unconscious. Hindi mo na siya maalala. Na-experience mo, pero hindi mo na maalala. Okay? Tingin ninyo, bakit kaya hindi na naaalala nung tao na ito? Maari, nasa preconscious siya or unconscious. Bakit ka mo? Maaring naalala niya pero ayaw niyang sabihin kasi nakakahiya. Maaring hindi niya na naalala or nasa unconscious na niya, totally hindi niya na maalala kasi traumatic yung experience niya. Okay, nagigets niyo ba? Maaring yung unconscious level na yun, sobrang traumatic, hindi niya na maipaliwanag, hindi niya na ma-explain, wala na siyang naalala tungkol doon. Yung preconscious naman, meron siyang naalala pero nakakahiyang sabihin, so ikikip na lang niya sa sarili niya. Naaalala niya, pero ayaw niyang sabihin. Yung conscious naman, naaalala mo at sinabi mo sa kanya, anong kabataan ko, mahilig akong maglaro, mahilig akong magpiko. Naglalaro pa nga ako ng text noon, naglalaro pa ako ng yo-yo, turumpo, and all. Nasa consciousness mo, naaalala mo talaga siya. You are conscious about it. Okay, pag-usapan naman natin yung superego, yung id, at ego. Okay, yung id, ito yung personal needs natin. Halimbawa, yung pagkain natin, yung pagtulog, yung sex, and all. Okay? So these are the things that are composed with the id. Ito yung primal needs natin bilang isang individual. Ibig sabihin, ano ba yung kailangan natin bilang isang bata, ano ba yung kailangan natin bilang isang tao, and all. Yung superego naman, these are the social expectations or social standards coming from others. Let's say for example, bawal mong kainin yung pagkain na to kasi para yan sa tatay mo. Ayan. Bawal mong galawin yung laruan na yan kasi sa kuya mo yan. Ayan. Super ego yan. Ano pa? Bawal kang maglaro sa hallway kasi maingay ka. Ano pa? Bawal kang makipag-usap sa loob ng church kasi tahimik yung lugar. Okay. Pag nag-ingay ka, ano? Mayroong consequence sa mga yan. Bawal kang magnakaw dahil hindi sa'yo yan. So these are the super, this is what we call the super ego. These are the social expectations and standards coming from the society that we have. Halimbawa, ganito. Yung isang tatay, nagugutom yung mga anak niya. Okay. Ngayon, kailangan niyang kumain pati ng mga anak niya. Nasaan yun? Nasa id. Kasi kailangan nila kumain, kailangan isatisfy yung need nila. Ngayon, wala siyang pera, wala siyang pambili, tapos gusto niyang magnakaw. Yung kaisipan na mapaparusahan siya, pag nagnakaw siya, nasaan yun? Nasa superego. Bawal kang magnakaw kasi hindi sa'yo yan. Yung ego, ibabalance niya yung dalawang yan. Ito yung tinatawag natin na self. Yan. Tayo yan, yung ego. Okay? Sarili mo yan, ego. Babalansihin mo yung superego mo at yung id mo. Anong uunahin mo? Magnakaw para makakain? O magtatrabaho ka para makakain? Sa tingin ninyo, anong pwedeng gawin ng tao yan? Maari yung iba, nababalitaan natin, di ba, nagnanakaw sila para makain yung anak nila and all. So maari, ang sinundan ng lalaking yon ay yung id. Okay? Pero kung sinundan niya yung superego niya, siguro nagtrabaho siya. Kasi there are some social standards na hindi pwede natin baliin. Hindi tayo pwede magnakaw kasi hindi sa atin yon. Okay? So, yun yung ating tinatawag na conscious, preconscious, unconscious, as well as the ego, superego, as well as the id. Okay?
So you can watch this online, yung ating video presentation right here. Nasa module lang po natin yan. Next, we have Gilbert Ryle. Si Gilbert Ryle naman, he denied the concept of the duality of the self. No, hindi siya naniniwala sa konsepto ng dalawa ang ating characteristic that we have body and soul. Isa lamang yan. The self is just a label we call the behaviors we have as individuals. The self is the way people behave. And lastly, we have Paul Churchland. Next, we have Paul Churchland was the materialist who believed that nothing but matter exists. Okay? Kung nakikita natin, it is tangible. So, it is existing. So, he debunked the concept that non-physical mind, especially the consciousness. So, he promoted the view of the self based on brain states rather than in mental states. Okay? So, ang ibig sabihin ni Churchland dito, kung ano man yung trabaho ng specific part ng brain mo, yun yung paniniwalaan natin. Hindi yung mind o yung consciousness na tinatawag. Okay? So, after all, the brain exists in the physical world and the mind does not. Okay? Pag namatay ang brain na yan, hindi ka rin makakapag-isip. Yun yung sinasabi ni Churchland. Okay? So, saan kayo mas naniniwala? Sa dualism ba o sa mga sa mga philosophers na ito kaya Churchland? No? Diba? Nagkasakit yung tao. Hindi niya na maalala kung sino ka. Hindi niya na maalala kung ikaw ba yung anak niya. Hindi niya na maalala kung ikaw ba yung kapatid niya. Naalala ko to nung nasa hospital ako. Kasama ko yung ate ko. No? So, yung ate ko kasi she passed away last year. Nung January lang din. Ngayon, parang hindi niya na ako maalala, hindi niya na ako ma-recognize. Probably because of the brain activities going on. Yun nga, may mga parts ng brain niya na hindi na nagpa-function well. No, hindi niya na ako ma-recognize. Ang tawag niya sa akin, Mama. Oh, isipin niyo yun ha. Kapatid niya ako pero ang tawag niya sa akin, Mama. Ma, pahingi ako ng sesto. Yun talaga yung sabi niya sa akin. The problem here is that according to Churchland, no, kung conscious yung mind mo at this mind really exists, bakit ganun ang pagkakausap sa akin ng ate ko? Kung nare-recognize niya ako at existing itong mind na to separate from our body. Kung ganun ang response ay ng ate mo, then therefore, we should be relying on this materialist perspective. Dapat, mas maniwala tayo sa brain functioning o yung sa parts ng brain na dapat makikilala ka niya. Okay? So ito yung explanation ni Churchland that brain exists in the physical world and nothing but matter exists. Pag na-damage yung brain na yan o kung wala na yung brain na yan, wala na rin. Okay? So we have Merleau-Ponty naman. Ang Maurice Merleau-Ponty labeled the long-running dilemma of the duality as invalid problem. Bakit pa natin pinag-uusapan yan? Bakit pinoproblema pa natin yung bagay na yan? Hindi pa natin dapat pinoproblema yan kasi invalid ang problem na yan. Now, Merleau-Ponty said that the mind and body are too intertwined, making them inseparable. Yung mind at body daw, gaya ng mga na-discuss natin, gaya nila Churchland, hindi na mapaghihiwala yan. Iisa lamang yan. Now, our body's experiences, thoughts, and emotions, all that make us are one and the same self, making it an embodied subjectivity. Okay? So, integrated to one according to Merleau-Ponty. Ayan. So, we have discussed these philosophers as well as the psychologists we have in order for us to understand kung sino ba talaga tayo. So, yung mga activities natin na ito, hindi natin sasagutan yung mga yan. To summary, we have Socrates, Plato, St. Augustine, Rene Descartes believing with the dualism. The Socrates believed in every man is dualistic with body and soul. Plato, we have three concepts, the soul as rational, spirited, or appetitive. We have St. Augustine, the soul can be immortal through the communion with the divine. Rene Descartes believed with the cogito ergo sum, I think, therefore I am. We also have John Locke, David Hume, Immanuel Kant with the consciousness. We have Locke for self as our consciousness, and David Hume believed that there is no self, only a bundle of impressions. In Immanuel Kant, the self is an organizing principle to our experiences. And lastly, we have Sigmund Freud, Gilbert Ryle, Churchland, Merleau-Ponty. Okay, we have Sigmund Freud explaining the id, ego, superego, as well as the level of consciousness. We have Gilbert Ryle, yung self daw natin is the way people behave. Gilbert Ryle and Churchland, the self is the brain.
and Maurice Merleau-Ponty, the self is the embodied subjectivity. Okay, so ito yung takeaway natin. So each of us, unique understanding of the self and various philosophical perspectives become influential in the study of the self. Okay? So this concludes our discussion for this module.